nandito naman po si Joseph Sino ng Southrise Tattoo. Wala si Joseph Sino ang nangungulito sa inyo. Ako pala si Joseph Sino ng South Tribe. Ako po ang may-ari dito sa Las Piñas. South Tribe Tattoo. Kikita nyo sa BF Almansa, harap ng China Bank. Ngayon, ang topic natin ngayon, ngayon lang ako nag-vlog kasi sobrang daming problema, ganyan-ganyan. At least, pag nag po tayo ng vaccine, babalik tayo sa back to normal. Siguro mag-iingat ng mga totoo artist na talagang yung tinatawag na sanitation ay papalakasin dito sa Pilipinas. Alam niyo mga brad, ito mga tattoo artist, dalawang klase ng buraot. Isang tattoo artist, isang customer. Aminin na natin, alam mo yun, na may mga buraot na tattoo artist dyan at may buraot na customer. So lahat ng scenario, may mga nagtitipid, may hindi nagtitipid, at mayroon nagtitipid. So nandun tayo sa kaligitnaan. Ako wala po akong kinakampihan kasi syempre niisip nyo, customer lang tinitira ko, pero yung mga tattoo artist na nandyan eh may ginagawa ng mga kalokohan din, katulad ng hindi pagtatato ng proper hygiene, alam mo yun, yung kulang sa gamit, kulang sa ganito, alam mo yun. Ang inaano lang po natin dito yung kalinisan po at kaayusan ng mga tattoo artist. So ako po si Joseph Sino, hindi naman po ako ganun ka-perfecto, pero ang sinasabi ko lang po sa inyo, pagiging tattoo artist ay hindi po madali, lalo na sa mga sanitation at mga kailangan gawin. Una, yung shop natin kailangan manis parati, tsaka presentable parati sa kliyente. Yun ang gusto ko pong sana iparating sa mga tattoo artist na nagtatattoo sa mga tattoo shop, na kailangan malinis parati ang mga tattoo shop natin. So, pangalawa, yung proper hygiene ng mga tattoo artist. So, katulad ko, medyo maarte ako sa hygiene, tsaka yung sa mga gamit-gamit ng pantato, sinasanitize ko parati yan. At ginagamit ko ay disposable na. Kaya sana, tsaka yung pangatlo, yung presyo. Yung presyo. Paano mo ba malaman kung pagpapractice lang ka ng tattoo artist? Ito ay opinion ko lang. Sa akin lang nakikita at napapansin sa mga Facebook page na naka-add ako. Nakikita ko sila kung paano sila magbigay ng mga komento tungkol sa mga presyo. Kasi beginner ako, 500 pesos lang. Kasi 300 pesos lang ako kasi beginner po ako. Oo, lando na tayo. Na beginner po kayo. Pero naisip nyo ba ako, dapat magpresyo kayo ng tama o kaya beginner kayo, parehas lang yun. Ibig sabihin, wala po pinagkaiba ang beginner sa pro. Ang pagkakamali ng isa at pagkakamali ng marami, at iisa lang yan. Baguhan ka man o hindi, pantay-pantay tayo lahat tatamaan. For example, isang tattoo artist na nagtattoo, nakabili siya sa Lazada ng gamit at nagtattoo siya doon sa tattoo siya. Ang problema po, nakadisgrasya siya. Artist po ang ano niya, ang pagka-describe sa kanya ay tattoo artist po. Parehas lang po yun, tama yun. Tayo ang mga pro na may-ari ng mga shop at yung mga nagtatrabaho sa bahay, parehas po tayong tattoo artist. So, pagkakamali ng isa, damay lahat. Yun ang iniisip, inaano ko. Sana kung magpapresyo kayo ng mga
mababa, 500 to 300 to 700. Isipin nyo, maningil, kung maniningil na kayo o hindi, dun sa tamang kalidad nyo. Nakapagpapraktisan nyo ang kliyente, tatanong kayo sa Facebook kung okay na ba to, sir, bakit nagkakaganito. Hindi po balat, hindi po pwede po praktisan ang balat ng tao. Hindi po pwede po papraktisan ang tamang pagtatato sa balat na mismo. Pwede po kayo gumawa ng pagtatato kung may konting background na po kayo. Nag-apprenticeship po kayo sa isang tattoo shop na tinuro sa iyo ang proper grooming, tamang paglilinis, at tamang proseso ng pagtatato. So, pwede na po kayo maningil kahit 300, sabi nila. Pero sa akin lang, hindi po pwede po yun. Sa opinion ko. Kasi po, ang tamang proseso po, kung meron na kayong tinatawag na nakapag-seminar na po kayo ng DOH at Red Cross, at nakapag pumasok po kayo sa tattoo shop na nakapag-apprenticeship kayo, tapos na nakabili kayo ng tamang gamit o tram procedure ng pagtatato, okay na po kayo maningil ng 1,000. Pero kung hindi po kayo nag-apprentice, DOH o nag-ano, o self-study lang po kayo, isipin nyo, Brad, makadiskrasya kayo ng mga customer. Kayo kawawa, Brad. Kayo ang kawawa po. Ayan. Kayo po kawawa nun. Kasi po, ang mangyayari po nyan, pwede po kayo makulong, pwede po kayo kasuhan ng customer. Nakakaano po, pwede kayong customer kasuhan o kaya na wala kayong permit, wala kayong lisensya na bakit nag-ooperate po kayo ng tattoo. Bakit po kayo nagtatattoo? Wala po kayong mapapakita ng dokumento. O kaya pinapirmahan nyo lang sa kliyente na dun sa safety nyo sa pagtatato, tinanong nyo siya kung may diabetic ba siya o may ganito ba siya, kailangan may waiver kayo. May mga tattoo artist po nananamantala po sa customer. Mataas po siya maningil, pero beginner siya. Pero yung quality ng tattoo niya hindi po maganda. Nakaka-infect din po siya. Kung maningil siya, grabe. Pinapakita niya po yung ibang gawa na galing sa internet, hindi po niya gawa, hindi po niya alam mo yan. Pasensya na po kayo kung binubuking po kayo, kasi kailangan po natin ayusin ito, mga sanitation natin, at makikipag kapwa natin sa mga customer natin para maiayos po natin ang tattoo industry dito sa Pilipinas. Tungkol lang sa sanitation, tamang pagpresyo, proper grooming, at customer relationship. Yun lang po ang masasabi ko. Sana po yung mga diskarte po natin na bulok at hindi po nakakatulong sa mga katulad natin tattoo artist na ang tingin ay sobrang liit po tayo na mga artist po. Tinitingnan po ng mga ibang tao na ang mga may tattoo ay hindi maganda yan, pangit tingnan, at mukha tayong preso. Hindi po. Pakita po natin na professional po tayo sa lahat ng nasasalamuhan natin sa pagtatato at sa mga customer natin. Ipakita po natin na hindi po tayo basta-basta. Isa po tayong artist. At huwag po tayo magyayabang sa mga kliyente natin na ganito tayo. Meron po ako na mga nabasa na yayabang na customer. Yung pala, ang habol lang po ay pambababae. At pera lang ang habol doon sa pagtatato. At yung iba nanghihipo pa. At kung ano nung nangyayari pa. Wala na tayong pakialam doon. Ang ano lang natin ay respeto sa mga customer. Yung mga achieve natin yung respeto nila. At professionalism sa pagiging tattoo artist.
Ako po yung nananawagan sa mga tattoo artist ng katulad ko na palakasin po natin ang mga sanitation natin sa pandemic na to at maging new normal. Ganun na po ang mangyayari sa atin. Wala na po tayong kailangan kung pag magkatapos naman tong pandemic na to, ang pagtatato natin, ganito na po proseso dapat para hindi po tayo magkasakit at safe po tayo lahat. Gumamit po ng PPE, face mask, face shield, at gloves. Kung mas maaari, may putsak pa tayo para tayo magiging doktor at professional na tattoo artist. Yun po ay nananawagan ko sa lahat ng tattoo artist dyan, mapabago man o maano. Pag nagkataon po na meron pong pagkakataon nyo na meron po kayong extra pera na natatabi dyan, na pwede kayong mag undergo sa DOH at sa Red Cross, dapat nyo gawin po yan. Kung mabeginner man o datihan, wala ka pang DOH, wala kang DOH at Red Cross, mag-undergo po kayo sa ganyan. At kung meron po tayong mag-provide ng mga grupo dyan na customer relationship, sana po magkaroon po tayo ng mga programa na pagkatapos na itong pandemic na to, magkaroon po tayo ng programa na tungkol sa sanitation at customer relationship at tamang presyo ng tattoo. At po yung ako po yung si Joseph Sinyo. Ito po yung video na to para matulungan po natin yung kapwa tattoo artist natin, beginner man o datihan, na ituwid natin ang tamang proseso ng pagtatato. Alam ko hindi po mahirap ang pagtutuwid ng katulad natin, mga sanitation natin na kagawian na nating mali. Mag-ingat po tayo para sa sunod na may dumating na pandemic, hindi po tayo mahirapan. Tayo papayagpag po sa Pilipinas na marunong tayo mag-ingat at marunong po tayong umiwas sa mga ganitong pandemic na dadating sa buhay natin. Ako po ay katulad ni brother na marunong mag first aid, mga ganyang proseso, at hindi po natin alam kung ano merong illness ang mga customer natin na hindi natin alam. At natuto po kay Junbal na nagkaroon po na kami ng seminar noong araw, tapos meron na nagkaroon po ng epileptic ang isang customer namin, at binigyan namin ng technique na para sa nagkaroon kami ng background sa aming Red Cross, at na-apply namin sa customer namin. So hanggang dito na lang, maraming salamat po sa inyo. Sana makatulong po sa inyo itong video na to. Ako po si Joseph Sinyole, ang may-ari ng South Tribe. Sana makatulong po ako sa inyo, at maraming salamat po. Mapabeginner man o datihan, dapat i-correct na natin yung dapat nating ikagawian na kalinisan at tamang presyo at tamang customer relationship, at wala na pong siraan mga tattoo artists. Pare-pares po tayong mga artist, dapat hindi po tayo nagsisiraan at hindi po tayo naghihila ang pababa. Lahat po tayo itaguyod natin pagiging artist natin dito sa Pilipinas, pagiging high class na tattoo artist sa buong mundo. Maraming salamat po. Ako po si Joseph Sinyole, ang artist po ng Southride. God bless po.